ang miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name ni Apollo Kiboloy. Narito po si Sister Maricel Tagulaw para sa kanyang katanungan. Good evening po, Brother Eli, Brother Daniel. Ito po ang aking tanong. Ito po, hindi na po kasi mabasa. Basahin ko na lang po, kapatid Nelly. Tanong, ano po ba ang tunay na relihiyon at ano ang pagkakaiba ng dating daan sa relihiyon ni Pastor Kiboloy? Salamat po sa pagdalo mo, kapatid na Maricel. Malaki pagkakaiba kasi yung relihiyon ni Kiboloy, wala sa Biblia yon. Ang mga aral doon, galing lang sa kukote ni Kiboloy. Huwag kang magagalit sa akin, ano? Eh, mga sinasabi niya, mali eh. Kanya raw lahat ng kaluluwa. Eh, mali yun. Sa Biblia, ang may-ari ng kaluluwa, ang Diyos, paano naging iyo? O, pakinggan nyo. Sabi niya, lahat ng kaluluwa, kanya raw eh. Nilait ako, pinagwikaan ako, falsely accused ako. Hanggang yon ginagawa nila sapagkat paubos na sila. At ang anak ngayon ang nakaupo na sa kapangyarihan. Akin na ang buong sanlibutan. Kaya kayo ang mga naghari-hari dito sa bundong ito na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. I'm claiming ownership of the planet Earth. This is the Lord's, it's not yours. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Official na yan, mga kapatid. The earth is the Lord's, it is owned by my Father, and the fullness thereof, everything that is in it, the world that you have destroyed and they that dwell therein, including all of you 7 billion human beings. I own all of you. Father, and the fullness thereof, everything that is in it, the world that you have destroyed, and they that dwell therein, including all of you, 7 billion. Anak ngayon ang nakaupo na sa kapangyarihan. Akin na ang buong sanlibutan. Ako ang may-ari ng buong sanlibutan. 7 billion na kaluluwa ng tao dadaan sa akin. Ibig sabihin si Bill Gates dadaan sa akin. Siyempre, may kaluluwa siya eh. Pagka ikaw namatay, wala ka ng bilyon. Hahanapin mo ang kaligtasan mo. Ako na yon. Pa, kapatid na Maricel, matatanggap mo ba to? Na siya may-ari ng kaluluwa, 7 billion people. Totoo ba yan? Basahin natin sa Biblia, 18:4 ng Ezekiel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Upa mo, wala pa si Kiboloy, may nagsabi na nun eh. Ang may sabi nun ng Diyos, ngayon lilitaw ka, kapakailan ka lang lumitaw, ikaw na may-ari ng kaluluwa ng lahat ng tao. Ano ba naman kayabangan yan? Kapatid, magunos dili kayo maniwala dyan kay Kiboloy. Kayabangan yan. Lahat ng kaluluwa kanya, ang mundo kanya, pati ginto ng Amerika kanya, pilat kina kanya. Totoo ba yon? Sa reality, totoo ba na ang ginto ng Amerika kanya? Pakinggan nyo ang kawalang hiyaan dito. Kada nasod na naipundong Bulawan, nag-back up sa economy. Ang pinakadaghang bulawan sa kalibutan ng United States, 8,000 metric tons of gold ang nasa ilaha. Second is Germany with more than 5,000 metric tons of gold. Ako na tanan. Amo? Ako na tanan. Yung lahat ng ginto sa Amerika, ginto sa Germany, eh, kanya na raw lahat yun. Totoo ba yan? Mag-isip na lang tayo in logic and in reality, hindi ka maniniwala, sinungaling yan eh.
Sinungaling na, nanloloko pa ng kapwa na sinasadya niya raw na imali para raw ako mabingwit. Kalukohan, talagang hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Nagsalita rito sa Brazil, pinanganak daw si Moises, inutos daw ni Paraon na patayin ang lahat ng batang lalaki 2 taon pababa para mapatay si Moises. Pinun ako, sinadya niya raw yun. Sinadya. Hindi naman ako kausap mo noon. Ang kausap mo mga Brasilero eh. Meron pa ngang mga nakaanong headphone para maintindihan dahil hindi naman marunong ng English yung mga iba roon. O pakita ko sa inyo. Sabi mo, sinadya mo, talagang yan ang paniwala mo. Mali ang paniwala mo. Basa. O pakinggan natin. Was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed. To be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die. And no one will be a threat to the throne. So they took all of them and gathered all of them and killed all of them. And Moses was born in those adverse circumstances. And his mother... Yan yung sinasabi niya yan, na pinapatay daw ni Paraon lahat ng bata 2 taon pababa nung mabalitaan na, nung makatiktik na si Moses ay pinanganak. Para daw mapatayan niya si Moses, lahat ng bata 2 taon pababa pinapatay ni Paraon. Pinun ako. Hindi totoo yun. Ang pinapatay ni Paraon, hindi lahat ng bata at hindi 2 taon pababa. Ang pinapatay niya, lahat ng bagong panganak na lalaki. Hindi kasama ang babae. Lahat ng bagong panganak na lalaki, pagkapanganak, pinapatay niya, hindi 2 taon pababa. E mali sinasabi, pinun ako. Pumunta rito kasi sa Brazil, sinusundan ako eh. Di ba? Para lang masabing meron din sila sa Brazil. Nangaral ng mali. Nung mapo na yung kanyang mali, kasabi-sabi pa naman, sinadya ko yun. O, pakita nyo, sinadya niya raw. Yung kay Paraon, alam ko yun. Pati si Herodes, yung pinagpapatay yung mga bata, alam ko yun. Nung sinabi ko yun, binibingwit ko itong mga taong ito. Kung talabang sinusundan nila ako, sinusunod nga. Sinadya ko. Sinadya niya raw yun. Sinadya mong manloko, di ka na nahiya, kapal ng pagmumukha mo. Sinasadya mong lokohin ang kapwa mo tao, Brasilero pa, niloko mo. Kala mo ba paniniwalaan ka rito ng mga matitino? Nako, pag nakakuha ka rito ng miyembro, alam ko na yon kung sino makukuha mo. Pero, para sabihin mo na sinadya niya raw na sabihin nyo para mabingwit daw kami, ang liwaliwanag na hindi mo sinasadya, tignan mo lang yung gestures mo eh. Totoo yung sinasabi mo sa loob mo na si Paraon nagpapatay ng bata 2 taon pababa. Hindi totoo yun. Ang nagpapatay ng bata 2 taon pababa, si Herodes, para mapatay si Kristo. At hindi lahat ng bata pinapatay gaya ng sabi mo. Ang pinapapatay lang, lalaki lang sa panahon ni Herodes. Lahat ng batang lalaki, hindi kasama ang babae. Ngayon, sa panahon naman ni Paraon, ang pinapatay, lahat ng bagong panganak na bata. Basahin natin. 1:15 ng Eksodo. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Ebrea na ang pangalan ng isa ay Sipra, na ang pangalan ng isa ay Pua. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Ebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapwat kung babae ay inyong bubuhayin. Ayan, hindi papatayin lahat ng pati lalaki pati babae. Pagka nanganganak na ang Ebrea, pagka lalaki, patayin nyo. Pero pagka babae, bubuhayin nyo. At hindi niya inutos yon dahil alam niyang pinanganak si Moises. Hindi ganon. Hindi ganon. Sabi niya, Pharaoh knew about it, that this boy was bound to be a king. Mali yun. Kaya ipinapatay ni Paraon lahat ng lalaking ipapanganak para wag magkaroon ng malakas na puwersa ang Israel. Para ang maging mga Israelita, karamihan lang babae,
Pero mga lalaki, papatayin, baka natatakot si Paraon na sila'y matalo ng mga Israelita na kanilang mga alipin. Walang kamalay-malay si Paraon na noong panahon na yon ipapanganak si Moises. No? Hindi niya alam na ipapanganak si Moises. Katunayan, hindi niya alam, naging parang apo niya pa nga eh. Sa bahay pa nung kanyang anak, pinalaki si Moises eh. Dahil inampo nung kanyang anak na babae, si Moises. Walang malay si Paraon sa pagkapanganak ni Moises. No? Parang sinasabi nito si Kibuloy, Pharaoh knew about it. Wala sa Biblia yung sinasabi mo. Oy, mama, wala sa Biblia sinasabi mo. Sorry na lang, ano? May nagtatanong sa akin, kaya ako sinasabi ito. O, tinan mo ang sabi niya. Pharaoh knew about it. Pakilagay mo nga. Pharaoh knew. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die. Kita mo, mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang napanganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung ba't niya inutos patayin yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-malay na nung panahon pala na yung ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang, hindi 2 taon pa baba. Ang may utos nung 2 taon pababa si Herodes sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam na alam mo, itong taong ito, daldal lang ng daldal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kukote niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang katunayan, hindi siya nag-aral ng Biblia, si Marcos ba naman daw eh, apostol. Wala namang nakasulat sa Biblia ang Apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Yes! Si Apostol Marcos. Ayon. Nakikinig ba raw? Sino kausap niya dyan? Miembro? Nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Eh mali yan, walang Apostol Marcos. Ano, lumusot ka uli, Kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ng miembro mo. Yan lang ang lusot niyan. Ang sabihin mo, sinadya ko yun. Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia, sinadya niya raw para raw mahuli ako. Eh, miyembro mo ang kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Ano ka? Anong klase kang mangangaral? No? Na wala ka sa reality eh. Wala rin sa Biblia. Sa reality, palpak ka. Ikaw may-ari ng ginto ng Amerika, susumbo kita kay Trump. Ha? Sasabihin mong ikaw may-ari ng lahat ng naku naman kayo mga kapatid, aanib kayo rito, ang layo sa Biblia nito. Ano ang pagkakaiba namin kapatid na Maricel? We strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they are trustworthy. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa inyong relihiyon, you stick to the words of Kibuloy which are not biblical. I'm sorry to say this, but you are fooled. Niloloko kayo. Sabihin kayo, siya may-ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako papayag ikaw may-ari ng kaluluwa ko, no? At kung talaga ikaw may-ari ng kaluluwa, mahigit ng 15 taon yata nung sabihin mo mamamatay ako. Ba't hanggang ngayon buhay pa ako? Kung ikaw may-ari ng kaluluwa, napakawalang hiya mo. Walang hiya nito. Mamamatay daw ako. Sinabi niya February 2000 ano yan? Nung sabi niya August 2005. Sinabi niya ano, February 6, 2005, mamamatay daw ako within 6 months, sabi niya. Kaya nga ito bula ang propeta ito si Kibuloy na ito eh. O pakinggan niyo. So to the members of this guy who
who is now declared a blasphemer in the kingdom of God. You have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die, or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. So this group of Eli Soriano, of the dating Daan, your leader is already damned and judged. Because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sore punishment. Ayan, sabi niya, pagkakasakit daw ako ng hindi ko na raw malalagpasan. At within 6 months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline 6 months eh. Kung ano eh, kaparusa kay Soriano, yun din sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005, patay na ako. Ngayon, August ano na ngayon? August 30 na ngayon. Ay, ano na? Ilan taon na? 14 na taon at 6 na araw ay 6 na buwan at 3 linggo at 3 araw ngayon. Salamat sa Diyos ko, hindi pa ako patay hanggang ngayon. O ano masasabi nyo? Anong klaseng propeta si Kibuloy? Eh hindi sa Diyos yan. Bulaang propeta yan. Bulaang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman eh katalaga eh yung si Pinoy eh. But I have given my word to Kibo. O tinan mo, di baligta rin ito. Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Oh, see, Pastor, you should have had faith. You know, revelation ko naman talaga no, si Pinoy, pero I have given my word to Kibo. Oo nga eh. Amo yan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Eh ano naman ang sabi niya tungkol kay Kibo? Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Gibo. Tamo, ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo. The Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Eh, di yun ang sabi ng Almighty Father mo. Pagbat ang sabi mo naman kay Chris Aquino, ang revelation ko naman eh, katalaga eh, si Pinoy. Kaya lang, I have given my word to Gibo. Eh, di baliktaring ka. Paano ka ngayon sa Diyos niyan? Kapatid na Maricel, ay, kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos.
Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng ama, ang kaluluwa ng anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa niyo, 7 billion, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? Kaya to Bisaya, ako na tanan. Akin lahat yan. Paano maniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ang katunayan nga, yung mga miyembro niya, nagpapalimos pa. At kung totoo yan, ba't pinagpapalimos mo mga miyembro mo? Ha? Sagutin mo. Sabihin mo hindi totoo na nagpapalimos ang miyembro mo. Nagpapalimos. Ako nga na, biktima pa eh. Ha? Doon sa airport. Papakita ko sa ebidensya, nagpapalimos ang mga miyembro mo. Nanghihingi ng tulong. Sa'yo na pala lahat ng ginto. Ba't kailangang alilain mo mga miyembro mo? Nagkakapal ng mukha. Manghingi ng manghingi kung saan-saan sa buong mundo. Shame on you. Yan ang sagot ko, kapatid na Maricel. Pasensya ka na, kapatid na Maricel. Kasi the question calls for it. The difference between dating daan and tibuloy, malaki diferensya, kapatid. Napakalaki. Kasinlayo ng langit sa lupa. Kasinlayo. Magkalayong magkalayo. We are believers of Christ. And there is no other Christ. Only one Christ. There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ and the appointed son. The appointed son do not need to be substituted by anybody else. 7:23 of Hebrews. Let us read the truth. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Natin sa Tagalog. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkasaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, walang kapalit. Walang kapalit. Sino mang magsasabing kapalit siya, gago siya, gago. G-A-G-O, gago. Ano raw ang gago ayon sa diksyonaryong Pilipino, chislus? Ito po, ayon sa UP Diksyonaryong Pilipino sa pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Oh, kung gago ka, lalaking wala kang talino. Eh, anong talinong nasa iyo? Biro mong angkinin mo, ikaw ang Kristo. Sabi ng Biblia, siya'y may pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Ang pagka-apostol niya, ang kanyang pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang ating dakilang saserdote at apostol, si Jesus. Sino mang magtatangkang palitan si Jesus? Sinungaling. Manluloko. Hindi sa Diyos. Walang kapalit si Kristo. At hindi naghahanap si Kristo ng kapalit. He was intended by God to be the priest forever, like the priesthood of Melchizedek. Nakasulat yan sa awit. No? Kaya sino man magtatangka, kahit sino pa, Pilipino,
Amerikano, puro gago yun. No? Kaya lang, wala tayong magagawa. Kalayaan ng tao magsalita ng gusto niyang sabihin. No? Pero, kung gusto niyong makita yung totoo, maniwala kayo sa Biblia. Hindi sa katha-katha, kuro-kuro. Maraming kuro-kuro ito galing sa sarili, wala naman sa Biblia. Piro mo, kaya luluhod lang lahat ng tao sa kanya. Nako, hindi ako luluhod sa'yo. Kahit patayin mo ako, hindi ako luluhod sa'yo, no? Luluhod ako sa'yo? Never. Sana, mamatay na lang ako. Kesa lumuhod ako sa'yo. Alam kong bulaan kang Kristo eh. Yon ang sagot ko, kapatid na Maricel. Pasensya ka na, ha? Talagang, kuminsan ang tao na dadala ng emosyon. Si Pedro nga na naga eh. Nung madala ng emosyon, hinuhuli si Kristo eh. Ako, hindi pa naman ako nananaga. Nagsasabi lang ko ng totoo. Kuminsan lang, masakit talaga ang totoo.